So, nagpapagawa din ba kayo ng bahay ngayon? Kasi mas mura yung materials ngayon, no, compared last year. So, ngayon pag-uusapan natin kung bakit mas maganda talaga na kumuha ka ng multiple suppliers. Ibig sabihin, marami kang pagtatanungan ng presyo ng materials na bibilhin mo. So, anong magiging benefit nito sa pag-uusapan natin today? Maliban sa magiging saving mo, around 10 to 25% savings kapag nagpapakote ka. So, bakit ka pala nakakasave ng ganung amount or ganun kalaki na percentage ng amount? Kasi, magkakaroon ka ng comparison sa value ng materials na bibilhin mo kesa sa isa lang diretso yung pagtatanungan mo. So, maraming beses na akong nagpakote. So, ang nagiging practice talaga namin is 3 to 4 suppliers or minsan nga 5 supplier. Kasi, magugulat ka talaga na ang layo ng presyo. Example lang ha, yung pinakabago kong binili, around 9,400 yung presyo noon na tinanungan ko sa lagi kong binibilihan din na suppliers. Tapos, rinay kong maghanap pa. Tapos yun, nalaman ko grabe ang layo ng difference o kaya lang pala ibigay ng 7,400. Same na spec, same ng brand. Yun pa, dun pa lang, di ba, makikita mo ang layo na ng difference. So, makakasave ka ng more than pa doon sa 10%, di ba? So, 10 to 20%. Ilalo na kung marami kang bibilhin, di ba? So, isa yun sa mga makakatipid talaga kapag nagpapagawa ka is yung magpakot ka. Lagi ko itong sinasabi sa video na ask multiple suppliers para meron ka ding leverage. Example, gusto mo talaga bumili doon kasi alam mong nagtitiwala ka at saka maayos talaga yung mga sinusupply nila. Pwede mong gawin yung naging put ng isa as leverage. Pwede mong sabihin na, uy, ganito lang yung presyo dun sa kabila, pero gusto ko talaga bilhin ito sa'yo. Ganyan. So, pwede mo siyang ma-negotiate at mababa pa yung presyo. So, pwede mong gamitin yan. Example, may kausap ka na contractor or meron kang bibilhin na bulk materials. Ganyan. So, meron kang magiging leverage kapag meron ka pang tatanungan. So, hindi lang isa yung magiging option mo. Isa. Para kasi yung sa ano, yung namimili ka sa divisoria, yung nabili mong damit 200, pero dun sa kabilang dulong-dulo mo nakita, 100 lang pala, or 120, or 150, di ba? Parang, ay, dapat hindi muna ako bumili dito, iniikot ko muna. Ganun yan, may effort nga lang talaga. Pero, kung ang kapalit naman nun ay cost saving, di ba? Or makakasave ka sa bibilhin mo, gawin mo na. So, isa pa, kapag kumukuha ka ng multiple supplier is yung risk. Yung example, yung isa hindi pala makakasupply sa'yo kasi biglang naubusan. Kailangan mo, may hinahabol ka na duration ng date na dapat matapos to. For example, yung isa, hindi na available yung design na dati mong binili sa kanya. Mas maigi na meron ka pa rin alternative para hindi ka madelay. Alangan naman, antayin mo pa siya na magkaroon ng supply, kunwari sasabi niya 2 weeks pa or 3 weeks or 1 month pa bago dumating ulit yung supply. So, di ba, alangan naman antayin mo, madidelay ka. So, kapag meron ka ng multiple suppliers or meron kang mga tinatanungan, at least yung isang supplier mo na hindi makapag-supply, meron ka pang option na pwede kang bumili sa kabila or sa isa pang supplier na pwedeng mag-supply kapag hindi nakabigay yung isa or meron kang option. Hindi ka basta-basta lang dun na cage na dun ka lang talaga bibili sa kanya. Kung iisipin mo lang ng maigi, ang pinaka-reason talaga bakit tayo nagpapakote sa multiple suppliers is para talaga makasave. At the same time, mapili natin yung quality of materials. Kasi, syempre, magpapa-discuss ka sa kanila. Example, lalo na sa mga malalaking supplies or mga malalaking amount, like bibili ka ng mga I-beams, ganyan, or mga malalaking materials ba na malalaking amount din siya. Mas maigi talaga multiple suppliers. Yung mga stainless tubing, ganyan. Example lang ha. Ang lalayo ng difference kapag nagpapakot ka sa multiple suppliers, yung parang dadamihan mo. Mari, tatlo, tas magkakatulad lang halos ng presyo. Hanap ka pa ng iba kasi
I'm sure laging meron pang mas mababa dun. Lagi talagang may mas mababa. So kapag lagi kang bumibili din sa supplier na yon, lalo na pag bulk, mas lalo ka pang bibigyan pa ng discount kasi regular ka. So yan yung kagandahan kapag nagpapakot tayo. Magagamit mo to talaga kapag nagpapagawa ka ng iyong bahay tsaka pinagawa mo ng arawan or pakyawan, yung ikaw talaga yung bibili ng mga materials. Again, makakatulong po talaga sa inyo kapag kukuha kayo ng multiple suppliers. Paano ba yan mahanap? So, sa internet naman, buti na lang meron tayong ano na ngayon, di ba? Google. Pwede mo lang isearch na example lang ha. Kunwari, naghahanap ka ng suppliers ng metal or stainless, itatype mo lang. Tapos, stainless steel supplier near me. Ganyan. Ilalagay, ililista na ni Google yung mga supplier na malalapit sa'yo. Kasi mas maganda kasi mas malapit para yung transportation or yung kapag ihahatid sa'yo yung materials, wala nang charge, free delivery na. Or kung wala man, at least hindi ka gagastos ng malaki sa transportation. So near me, hanapin mo, tas tatawagan mo isa-isa yun. So iko-compare mo yung presyo nila, same specs ang ibigay mo. Doon makikita mo talaga, ang layo talaga ng difference minsan. Kaya itong video na to is ginawa ko to para sabihin sa inyo na talagang may mas murang suppliers talaga. Kailangan nyo lang talagang magpa-quote at magtumawag. Laging humingi ng discount kasi nagbibigay naman yan talaga sila ng discount kapag humihingi ka. So, yun lang muna for today. And I hope may natutunan ka na naman. And sana mag-subscribe ka to support my channel. So, libre lang naman mag-subscribe. At kung may mga natututunan ako or mga ideas na pwedeng i-share sa inyo, ginagawa ako dito sa YouTube channel ko. So, kung may mga dagdag ka rin na kaalaman or experience about purchasing or pagbibili ng materials para sa iyong pinapagawang bahay, share mo yung naging experience mo dito sa comment section para mabasa din ng ibang nagpapagawa ng bahay. So, yun lang muna for today and see you again sa aking susunod na video. Bye!